Noong unang panahon, maraming mga bulalakaw ang tumama sa mundo. Pero dahil sa kakulangan ng kaalaman at teknolohiya noon, walang ideya ang mga ninuno natin kung ano bang epekto ng mga bulalakaw sa ating mga tao. Nitong 2007 lamang, nangyari ang pagbagsak ng bulalakaw sa ating mundo. At kasunod nun ay isang kakaibang epekto sa mga tao. Totoo nga ba ang binansagang meteorite sickness? Halika't samahan niyo kami sa videong ito at sabay-sabay nating alamin ang katotohanan sa likod ng pangyayaring yun. Ayon sa mga report, dakong alas 11:45 ng umaga, September 15, 2007, nang may isang malaking fireball ang namataan sa kalangitan ng mga residente ng Carangas, isang maliit na bayan sa probinsya ng Chucuito sa Peru. Ilang sandali lang ang pagitan at malakas na lindol at pagsabog ang kanilang narinig dahil nga sa pagbagsak ng sinasabing malaking batong yun. Isang smoke trail sa kalangitan ang nakita ng mga witness. At kasunod nga raw nun ay ang malakas na pagsabog na yumanig sa lupa. Ang mga lugar na nakapaligid sa impact site ay napinsala ng matindi. Ang mga gusali ay nagsiyanigan at nabasag ang mga salamin at tila nuclear bomb ang sumabog dahil sa mushroom-shaped cloud na nakita sa kalangitan noong mga oras na yun. Ang sabi sa mga reports ay naramdaman rin daw ang pagyanig sa lupa ng Desaguadero City na malapit lang sa Lake Titicaca. Nasa 3 kilometro din ang layo ng dalawang bayan. Base sa Peruvian Seismological Network, ang katumbas raw ng lakas ng pagsabog ay 17 gigajoule na halos 4 na toneladang TNT. Kaya hindi nakakapagtaka kung malawak ang inabot ng pagyanig. Nang puntahan ang nasabing site, nakita ng mga mamamayan ang halos 14 na metrong crater. May kumukulong tubig rin doon na maaring dahil sa init na na-produce ng bumagsak na bulalakaw. Mabilis na kumalat ang balita, isang pangyayaring hindi inaasahan ng mga residente sa maliit na bayang yun. Kinumpirma ni astrophysicist Jose Ishitsuka, isa sa 3 geologist mula sa Peru Geophysics Institute noong September 20, 2007, na bulalakaw nga ang bumagsak sa nasabing lugar. Noong araw din mismo ng pagbagsak ay nagpunta agad sila sa site para kumuha ng mga sample na kanilang susuriin. Base sa pagsusuri, nakitaan ang mga samples ng iron, nickel, cobalt at ilang particles ng iridium. Ang mga nakuhang silicon, potassium, calcium, magnesium at phosphorus mula sa mga samples ay hindi nagmamatch o hindi katulad ng mga nakitang bato dito sa ating mundo. Mula naman sa report ng Instituto Geologico Minero y Metalurgico o INGEMET sa Peru noong September 21, 2007. Nadiskubre nila na ang crater zone ay nagtataglay ng chondritic texture kasama pang ilang mineral composition tulad na lamang ng pyroxene 40%, olivine 20%, feldspar 10%, pyroxene 2 10%, camasite 15%, troilite 5%. At ilang traces ng chromite at native copper. Doon din nila napag-alaman na bago pa man bumagsak ang bato dito sa ating mundo, ay ilang beses na itong nakaranas ng malakas na impact o shock. Maaring nanggaling pa raw ito sa isang asteroid belt, 110 million miles ang layo mula sa ating planeta. Umiikot-ikot lang raw ito sa pagitan ng Mars at Jupiter bago nahila ng gravity at tuluyan ng bumagsak sa ating planeta. Ayon sa mga eksperto, ang bilis ng meteor na ito ay halos 10,000 miles per hour bago tumama sa ating mundo. Base sa infrasound monitoring station na mula naman sa Bolivia, nadetect nila ang vibrations nung ito'y bumagsak sa lupa. Ngayon, ano nga bang koneksyon ng pagbagsak nito sa nangyaring sakit, di umano, sa mga residente? Ayon sa report, may mga nakiusyoso na mga residente sa pinagbagsakan ng meteor bago pa man ito mapuntahan ng mga eksperto. Makalipas lamang ang ilang araw, ang mga taong ito ay nakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan.
maging ang ilang mga police officers na rumisponde sa site ay nakaramdam din ng hindi maipaliwanag na mga pagbabago sa kanilang pakiramdam. Ayon sa mga taong yun, naabutan nila sa site ang kumukulong tubig na matapang ang amoy na kalaunan ay napag-alamang sulfur pala. Ilang black fragments na naglalabas ng usok ang kanilang pinulot. Umabot sa bilang na 200 at higit pa ang mga mamamayan na nakaranas ng hindi magandang pakiramdam. Ayon sa mga pasyente, nakaranas raw sila ng dermal injuries, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagluloko ng tiyan at pagsusuka. Nai-report din ang ilang pagkamatay ng mga alagang hayop sa lugar. Nagduguraw muna ang mga ilong nito na kalaunan ay nagresulta sa pagkakamatay. Ayon kay Romulo Quispe, malaki ang posibilidad na kontamina rin ang mga tubig na ginagamit nila sa inumin, pagligo at sa mga alaga nilang hayop. Dahil doon, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na huwag munang iinumin ang tubig na nagmula sa kanilang kripo habang hindi pa nasisiguradong ligtas ito sa katawan at hindi nga nakontamina. Ilang araw lang matapos ang paglaganap ng sakit, gumaling rin naman agad ang mga residente. Marami ang naniniwala na meteor ang may kasalanan sa pagsakit ng mga mamamayan. Pero totoo nga ba yun? At kung totoo man, ano? Madalas, lalo na sa mga rural areas, na kapag may mga nangyayaring kakaiba, ay mas pinipili ng mga residente na maniwala sa mga supernatural na paliwanag kahit pa mayroong scientific explanation sa naganap. Hindi natin masisisi dahil yun ang kanilang kinalakihang paniniwala. Pero saan ba ito nagsimula? Base sa paniniwala ng mga sinaunang Romano, nanalo sila laban kay Hannibal dahil sa pagmamayari nila ng isang fragment ng bulalakaw na kinilala bilang Needle of Sibyl. Mula naman sa paniniwala ng mga Grego at ng mga Chinese, ang pagbagsak ng mga malalaking bato mula sa kalangitan ay dahil sa ilang kahulugan na nangyari sa mundo o posibleng indikasyon na may masamang magaganap sa nalalapit na hinaharap. Yan din ang paniniwala tungkol sa pagbagsak sa bulalakaw. Siyempre, mga tao sa Karankas ay naniniwala rin at para sa kanila, ang pagbagsak ng bulalakaw ay may ibig sabihin rin. Ang paniniwala ng mga lokal na mamamayan ay ang bulalakaw na ito ay isang senyales na ibinigay ng mga Diyos upang maging paalala sa masamang pangitain na mangyayari sa hinaharap. Kahit nga bigyan na ng paliwanag kung bakit nagkasakit ang mga tao, ay mas nais nilang paniwalaan ang kanilang mga pamahiin. Dahil dito, ang kanilang mayor na si Trujillo ay nakipag-usap sa kinikilalang shaman ng lugar na si Marshal Laura Arequipa. Inutusan ito ng mayor na magsagawa ng ritual sacrifice para mabago ang paniniwala ng mga residente patungkol sa masamang pamahiin. Nagsagawa ng ritual ang shaman na ito at nag-alay ng isang sanggol na lama. Pero ano nga ba ang masasabi ng mga eksperto? Siyempre dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit matapos ang pagbagsak ng bulalakaw, nagkaroon ng mabilisang pagresponde mga eksperto at inalam kung ano bang rason ng mga pagkakasakit na nangyari. Noong una, ang akala nila ay dahil sa radiation, pero matapos ang ilang testings ay inalis rin nila ito sa listahan ng mga posibleng dahilan. Ayon kay Renan Ramirez na mula sa Peruvian Nuclear Energy Institute, ang sakit ay maaring dahil sa sulfur, arsenic at ilang pang mga toxin na natunaw dahil sa init na dala ng bulalakaw. Ayon din sa Peruvian volcanologist, ang sakit ay dahil sa chondrite na dala ng bulalakaw. Maari ring psychosomatic nature ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao. Kumbaga ay dahil sa stress at takot ng mga tao, naka-apekto ang kanilang mindset sa kanilang pangangatawan. Ayon naman sa head ng Near Earth Object Program mula sa NASA's Jet Propulsion Laboratory na si Don Yeman, maaring ang dahilan ng sakit ay hindi nanggaling sa bulalakaw, pero nanggaling lamang ito sa ating mundo. Maaring ang mga lokal na mamamayan na unang dumating sa lokasyon ng bulalakaw ay hindi namalayan ang maaring pagsabog ng isang gas. Maaring ito nga ang kanilang nalanghap dahil ayon kay Don Yeman, ang isang bulalakaw ay hindi naglalabas ng amoy. Ayon naman kay Luisa Macedo na mula sa Peru's Mining, Metallurgy and Geology Institute, ang gas ay nabuo dahil sa mainit na surface ng bulalakaw.
at ito ang maaring dahilan para ang tubig sa kanilang lugar ay mahaluan ng arsenic. Ito nga ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mga tao sa lugar na pinagbagsakan ng bulalakaw sa Peru. Hindi ibig sabihin na ito ay pangitain. Sadyang may mga tao lang na ayaw tanggapin ang scientific explanation. Magmula nga noon, isinara at hinarangan ang crater na ito at hindi na ito masyadong ipinapalapit sa mga taong nais makakita nito. Ang ilang mga bato na nakuha mula sa site ay nakalagay at nakadisplay na sa Bull Meteorite Collection. At ang isa sa mga nakuhang fragment ay isa sa pinakamalaking samples na mayroon ng mga eksperto sa ngayon. Raffle muna tayo. Ang mga nakasali lang ay sina Reshama Reshama, Ariel Polo Santiago Tabo, Calm Down, Dodong Herme, Nestor Elias Calientes, Lord Rurug, Kurt Baldonado, Amon Coweth, No Martero, Jomar Patulaw. At congratulations sa iyo, Reshama Reshama. Pakimessage na lang po ko sa FB page. Sa mga gustong sumali sa raffle, may tatlong rules po tayo. Sa first time na magko-comment dito sa pin post na may FB link, automatic kasama po kayo sa raffle. Ang second rule po, syempre kailangan naka-like sa aming Facebook page. At ang third rule ay dapat sa pinned comment po kayo nagko-comment ng inyong FB link. At syempre, automatic shoutout na rin yun. Kaya yung mga nakasali sa raffle ay hindi ko na isasama sa shoutout para naman dumami yung shoutout natin. At syaka po pala, dagdagan din natin ang para-raffle para the more the merrier. 200 load or GCash po every week yan sa Facebook sa ngayon. Ito po ang rules. Una, share nyo lang po ang mga pinopost ko sa FB page. Hindi po kasama mga lumang post na isishare ninyo. Sa week lamang po na yun, ibig sabihin, Monday hanggang Saturday lang po. Pangalawa, pag mas marami ang share ninyo, multiple po ang names nyo sa raffle. Pangatlo, dapat nakapublic ang share. Siyempre, hindi po kasi lumilitaw ang name kapag nakaprivate. Pang-apat po, every Sunday po ang winner. Ipopost ko sa FB ang video. Yun lang naman po, kaya punta na tayo sa shoutout. Shoutout ka na Rose M4N, Jesse Binoya, Franz Andaya, Talubasa Clothing, pakilagay na lang po ang FB link, JR Animation, Brands TV, Tasty Night. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kapag may gusto ka palang topic, i-message mo lang ako sa FB page at titingnan natin kung kaya kong gawin yun. Lance Irvin Salenga, Mel Nil, Iway Marapia, 2Zeta Forces 4, Krizan Arkin Jacobe, Rain Emmanuel Kahilig, Kevin, at Axel Trinidad. Plug ko lang ang iba kong channels. Kung mahilig kayo sa mga creepypasta at horror stories, may channel po ako para doon. Kung gusto nyo naman ng mga video games lore, Kanupuccini ang para sa'yo. Para naman sa mga anime lovers, mga questions tungkol sa paboritong anime at iba pa, punta naman kayo sa may anime PH. At lastly, para sa mga mythology o yung mga taong may hilig makinig ng mga alamat at sinaunang mga kwento, naghihintay sa inyo ang libro. Huwag kalimutang i-visit ang mga channel na yan at syempre, kung trip nyo ay mag-subscribe na din kayo. Kung hindi naman, ayos lang pero check nyo pa rin. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Roll outro.